Emosyonal na nagsumbong sa mga senador ang isang kasambahay mula Occidental Mindoro na minaltrato ng kanyang mga abusadong amo. Ang biktima, bukod sa sinasaktan, hindi pa pinasweldo ng 7 taon. Nagpabalik si Daniel Manalastas. Isinumbong ni Elvie Vergara sa mga senador ang mga pananakit at pahirap umano na dinanas niya sa kanyang mga amo sa Occidental Mindoro mula pa noong 2020. Kwento niya, 2017 na magsimula siya magtrabaho bilang kasambahay sa kanyang inakalay mababait na mga amo. Pero noong 2020, nagbago umano ang pakikitungo nila kay Elvie hanggang sa nauwi sa palagi ang pananakit sa kanya. Kahit konting pagkakamali lang, sinusuntok daw siya sa tenga, tinatadyakan, hinahampas at inuuntog ang kanyang ulo sa freezer at pader hanggang humantong sa tuluyan niyang pagkabulag. Hindi kayo pinatingnan sa doktor? Hindi kayo din po. Yung mga ngipin po doon sa kanilang kamay din po. Opo. Nangyari po yan. Opo, sa babae po. Opo, sa ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne? Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Paano buhay nila? Opo, nakakatay po sila ng babo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Kinuha raw ang kanyang cellphone kaya hindi niya nagawang magsumbong sa mga pulis o matawagan ang mga kaanak niya. Hindi rin siya pinasweldo ng 7 taon. Nakapagsumbong minsan si Elvie sa barangay hall nang makatakas umano sa kanyang amo. Pero nagtataka ang mga senador kung paanong nalaman ng mga amo niya. Basta po siya madungis po. Yun po, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay Elvie. Tapos hindi pa po siya, sinasabi ko pa pong ganon, dumating na po yung amo niya na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po, sir. Dito sa salaysay nung ni Aling Elvie, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz? Hindi ko po. At sinumbong mo na nandun si Aling Elvie sa barangay hall? Napakasinungaling mong tao ka. Sarap mong... Anong reason para siya magsinungaling? Hindi. Ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Nagpanting na ang tenga ng mga senador sa paulit-ulit na pagtanggi ng kapitan ng barangay. Dapat daw na ginawa ng kapitan, tumawag ng mga pulis at pina-check up sa doktor si Elvie. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya ulit sa amo, napakawalang hiya mo. Sir, hindi ko po isinurrender po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh, yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Huwag mo akong ganun-ganun lang sa tenga. Maniwala ka sa akin. Ayon sa kapitan, may plano pa raw siyang tumakbo sa barangay elections. Ano na? Huwag niyo i-boto to. Hindi ka naman nanalo. Bakit ang tawag mo kay Jerry, sir? Ay, yun lang po ang tawag na, Sir Jerry. Dahil yun po ang... O, matagal mo na kilala. Hindi po. Yun po, makilala po namin na may tindahan siya. Kaya nga, bakit sir? Di ba dapat Jerry lang o ano? Bakit may sir? Yun lang po na sabi ko, Mr. Senator po. Sa ngayon, pinatawag na rin ng komite ang employer ni Elvie upang pagpaliwanagin sa susunod na pagdinig. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.